Hello guys, so welcome to my channels. So today's video guys ay ipi-feature ko sa inyo ang simbahan ng San Isidro Rodriguez Rizal. So nandito pa ako ngayon. So ayan guys. So meron silang, kasi ngayon po ay sarado po. Sarado po ngayon ang simbahan, especially po ngayon kasi ngayon po ay lockdown. So bali kahapon po nagsimula ang lockdown dito sa buong Metro Manila. So kasali na po yung San A. Rodriguez Rizal or Montalban Rizal. So nakikita nyo guys. So yan, so may protocol. So yan po yung nagsabit po sila ng tarpaulin. So makikita nyo naman guys. Ayan. So yan guys. So yan. So yan po yung kanilang mga kailangan sundin kapag sa loob po ng simbahan. So dito naman po tayo sa next. So kasi po sarado po kasi ngayon. So timing naman po na yung pag-vlog ko ay naging sarado po. So yan po. So yan po yung sa loob ng simbahan. So yan guys, ang sa loob ng simbahan ng Rodriguez Rizal. So actually guys, every Sunday pumupunta ako dito nung hindi pa po pandemic. Hindi pa po malala yung pandemic. So yan, yan po guys. So actually guys, yung simbahan na to, matagal na rin to. So matagal na rin tong ipinatayo. So hindi ko lang alam guys kung kailan ipinatayo ang simbahan na to. Basta may nagsabi po sa akin na matagal na pong pinatayo ang simbahan na to. So dito po yung communion area. Okay guys. So dito po tayo sa kabilang area naman po. Kung ipapakita ko naman po sa inyo yung tinatawag na Adoration Chapel. So yung Adoration Chapel din po nila ay medyo sarado din po. So yan. So pupunta po tayo ngayon sa Adoration Chapel. So papatingin lang po namin sa inyo kung gaano kalaki ang kanilang Adoration Chapel. So yan guys. So yun guys, yung kanilang Adoration Chapel dito sa simbahan ng Rodriguez Rizal. So ipapakita ko po ulit sa inyo yung sa kabilang area naman po ng simbahan. So yun guys, ang simbahan ng Rodriguez as San Isidro Rodriguez Rizal. So dito naman po yung mga parking area na kung saan kung gusto niyo po magsimba, so pwede. Ah, dito po pala, sorry. Dito po lo yung parking area ng mga pari. So yun po. Yun po. So dito naman po yung mga parking area kapag kayo ay nagsisimba. So pwede po ninyong ilagay dito ninyo ang inyong mga kotse or mga saksakyan. So yan. So dito po may nakalagay po ditong
isang malaking tarpaulin ni tinatawag ni Pope John Paul II. So ito po guys. So pray, nakalagay po is pray for truth and peace. Ayan guys. At dito naman po yung mga station. So dito po yung 13th station. And Jesus is laid in the tomb. Ito ayan guys. So ito yung pang 13th station guys. Papakita ko sa inyo yung bawat station na kung saan nakalagay ang kanilang pag-post o pag tinatawag na paglagay ng bawat station. So ito naman po yung pang 12 station. So Jesus dies on the cross. So yun po, Jesus died on the cross. So next naman po ay yung pang 11 station. So Mary and John and the foot of the cross. Ayan guys. Next naman po ay yung pang 10th station, which is the repentance. Ayan po, the repentance. Ayan guys. So next naman po ang yung tinatawag na the 9th station. So Jesus is nailed to the cross. So next naman po is the 8th station, which is Jesus meets the... Next naman po is the 7th station. So yun guys, so dadako naman po tayo sa tinatawag na the rest stations. So which is... Ayan po yung bawat stasyon na pinagdaanan ni Jesu Cristo. So, ginaganap yan tuwing Kwarisma kung sa Aklano. Dito naman po yung pang 6 station. So, next naman po is yung pang 5 station. Next is the 4th station. Next naman po is the 3rd station. And next is the 2nd station. And last but not the least, the 1st station. So yun guys. So yun guys na ay pakita ko sa inyo ang bawat station na kung saan nilalagay nila bawat dito po sa mga gilid-gilid. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung buong laki ng simbahan ng Rodriguez Rizal. So yan guys. So yan siya guys. Yan. Yan. So yan po. So sa unahan po nito guys ay kalsada na. So yung highway na papuntang Jeronimo, papuntang Pure Gold na kung saan doon po ako nagtatrabaho. So yan guys. Yan. So yan po yung kalaki ng simbahan dito sa Rodriguez Rizal. So yan guys. Yan. Yan po ang kanilang sa labas ng simbahan. So nandito naman po ang kanilang CR ng sa labas rather ng simbahan. So dito naman po ng mga CR guys. So dito po yung pang pang babae. So dito naman po yung pang lalaki. So yan. Yan guys. So meron naman po sila dito tinatawag na Knights of the Altar Vocation Ministry Plastic Bottle Project. So ayan guys, plastic bottle. Yun. So dito po nakalagay lahat ang mga plastic bottle. Yan. So ayan guys. So,
makikita nyo guys, puro plastic bottle po siya. So ito po ay gawa ng mga Knights of the Altar. And na kung saan sila po yung sila po yung nagsiserve kay Father. So yan guys. So yan po guys. Na-tour ko po kayo sa simbahan ng Rodriguez Rizal. Ayan guys. Ayan. So ngayon guys, ipapakita ko naman sa inyo ang guard dito sa yung kanyang guard dito sa Rodriguez Rizal. Ito po. Ito po yung kanyang dito po siya naka-stay, nagbabantay. So yan. Dito po yung ano niya, area po. Dito po yung area na kung saan siya po ay kung saan dito po siya nagbabantay. So nagpapalitan po sila kung sino po yung naka-assign ng pangumaga at sino naka-assign ng panghapon at panggabi po. So yan guys. So yan. So yan yung Rodriguez Rizal na simbahan. Guys. So ngayon guys, i-interviewin ko po yung guard dito sa Rodriguez. Hello kuya! So yan siya guys. So ano lang po to, sa video lang po to kuya. So ikaw po dito yung naka-assign kuya magbantay ng pang-morning. Sino naman po yung naka-assign ng pang-hapon, pang-gabi po? Si ano yun eh, yung guardia na pang-gabi rito eh, Hilario. Ah, okay. Bali matagal na po kayo dito? Matagal na po. Lolo? Ah, okay. So tanong ko lang po, matagal na po pala yung ano na to, yung kailan po ba ito itinayo? Hindi ko na matandaan, sa tagal ng panahon eh. Ah, matagal na talaga ito. Ah, matagal na po ito. So yung ginagawa nyo lang po is nagbabantay. Babantay lang. So every Sunday po may misa po ba? Ngayon sa panahon niya wala na eh, dahil ano na lang yung kumukuha na lang sila ng mga kuwan. Yung mga big, yung mga sa loob. Ah, okay. So, basta every Sunday wala na po? Wala na. Sila-sila na lang yung sa loob ng mga naka-informing putay. Sila-sila na ano, mga tao, wala na rin. Ah, okay. So, at least po ano, yun, kumbaga kayo ay ano po, yung tawag nito, yung nagbabantay. Nagbabantay lang. Oo. Yung kayo yung nag-aano dito kung mga nagdilinis, nag-assist, o yun po. Kumbaga, kamo frontliner ka din po. So, maraming salamat kuya sa paggalak na pag-interview po. Yan po si kuya. Siya po yung nagbabantay ngayon. So guys, so hanggang dito na lang yung video ko na ito. So, don't forget to subscribe and comment and like sa aking like para always kayong updated or always kayong update sa aking bagong video. So, bye-bye!